Ito po ang niluto ko. Maibigan niyo po sana. Maninipis at malalapad na hiwa po ng karne ang bida sa ating ulam ngayon, mga kaibigan. Parang 8 kilo itong aking ginawa. Nilagyan ko po ng toyo, nilagyan ko ng pamintang durog, at ito po ay lalagyan natin ng lemon juice o kalamansi. Haluin po natin yan at ibababad natin ng mga 2 oras para kumagat po yung toyo din sa ating karne. Dagdagan nyo pa ng toyo kung kinakailangan. O ito naman po ang ating mga panlaman sa loob. Ito po'y pickles, isang boteng pickles na mahaba po kasi ang pickles, so hiniwa ko sa gitna. Yung iba nga apat na piraso kong hiniwa. Pagkatapos po niyan ang keso. Ang keso naman nabili ko yung mahaba na ang ginawa ko na lang, tinanggal ko na lang po sa lalagyan. Ito naman po ang hotdog. Ang hindi ko alam, yung hotdog po na nabili ko, may keso na rin po pala sa loob. Hiniwa ko lang sa gitna, pero hindi ko na po ginalaw. Ganun na lang. At ang itlog na nilaga naman hiniwa ko po sa apat para panglaman yan sa loob po ng ating karne. O ngayon, paloob na po natin ang ating mga palaman sa loob at talian na po natin. Kung paano kayo magtali kayo na po ang bahala at nakikita nyo naman kung paano ko tinali yung aking mga karne. Kung sakasakali pong medyo makakapal ang karne, pukpukin nyo po ng pukpukin para numipis ng konti. Pero may nabibili na po kasing tapa dito sa amin kaya ito na po ang aking ginawa. O pagkatapos po niyan magpainit na po tayo ng mantika sa isang kawali. At habang pinapainit po natin yan ito, ilagay na po natin itong ating binalot na karne. Ang gagawin po natin dyan pipritohin natin yung paligid para pumula. Ang tawag po dun ay searing. Huwag nyong itatapon yung pinagbabarat, kailangan po natin yan. Dahil nga po may kakapalan itong karning baka at medyo malalapad at malalaki itong ating hiwang ginawa, matagal-tagal ko po itong pinapula, mga 20 minutos, yung buong paligid. O, ngayon po, ilagay na natin sa isang pinggan, kaoki na natin at luto na po sila. Yung paligid lang ha, pero yung loob, hilaw na hilaw pa po yan. Ang gagawin po natin, tignan nyo, may keso pa kang tumutulo dahil marami kong kesong inilagay O ngayon po, magpainit na po tayo ng mantika sa isang kawali at yung sarsa naman. Ito po'y sibuyas. Lagyan po natin ng maraming bawang at prituhin natin po sandali. O pagkatapos, pag prito-prito na yan, tsaka po natin dahan-dahan ilalagay itong ating pinagbabaran. Diba, hindi ko po pinapatapon yung kanina, nandyan po ang lasa. Ito po'y isang malaking lata ng tomato sauce. So parang lumalabas na 2 latang maliit ng tomato sauce. Simutin po natin at lagyan natin ng 2 tasang tubig yung lata at nang masimut yung tomato sauce. So, 2 latang tubig po ang nilagay natin dyan na maliit. O pagkatapos po, ilagyan na po natin ng konting pamintang durog at nang magkalasa-lasa. Lagyan po natin ng beef cube. Kalahati lang at nilagay ko, baka umalat. Lagyan po natin ng asukal. 1 kutsarang asukal, kahit 2, ayos lang. Kung meron po kayong Worcestershire, lagyan po natin ng mas sumarap lalo. 4 na kutsara po ng Worcestershire ang aking inilagay. O pasarapin pa natin ha. Pagkatapos po ng Worcestershire, lagyan po natin ng mga 1 kutsarang Knorr liquid seasoning ire para lalong sumarap. Sa pakiwari ko po, kinakailangan lagyan ng mga 1 kutsara pa ng toyo So dadagdagan ko po ng 1 kutsarang toyo itong ating sasang gagawin. Haluin po natin sandali na magkasama-sama at matunaw yung mga rikadong idinagdag natin. O pagkatapos po niyan idagdag na po natin itong ating murkon. Dahan-dahan po ha, at baka tumilansik mainit itong sasang pagbababara natin at pagpapakuluan natin. Pag kumukulo na po yung sarsa, hinaan na po natin ng konti yung apoy. At pagkatapos takpan natin at hayaan nating maluto at lumambot yung ating karne. Paminsan-minsan po titignan nyo at balik-baliktarin nyo ng konti at baka natutuyo. Lalagyan nyo pa po ng tubig yan at i-adjust nyo syempre yung timplada at nilagyan nyo ng tubig O sige po, pakuluan pa natin. Medyo may katagalan pong maluto yan so ang tabayanan nyo ha, baka po maubos ang gasol nyo. Ngayon, tignan po natin, tusok-tusokin nyo ng tinidor. Ito po'y malambot na pagkatapos po ng 1 oras at 15 minuto kung pinakulo ng bahagi at hindi naman malakas ang apoy So ito po'y kakaukin ko na at ilalagay na po natin sa 1 pinggan. Patutuyuin po natin yan, palalamigin natin bago po natin hiwain. O kayo na po ang dumiskarte dito sa natirang sarsa. Ano po ba gusto natin gawin dito? Gusto nyo po
bang pakuluan at lagyan ng konting tubig at ng lumabnaw-labnaw? Gusto nyo po bang salain para pag sisilbi nyo ng ating murkon, eh hindi po bugal-bugal yung sarsang natira? Bahala na po kayo. Ang ginagawa ko ay hinahalo ko at titikman ko po kung ayos natin plada para sa akin. Palagay ko ay ayos na to. Ang diskarte ko po, pinalamig ko muna itong ating murkon bago ko po hiniwa ng makakapal. Kasi po pag hiniwa ko to ng bagong luto't mainit, baka po sumabog at magkalasog-lasog yung palaman sa loob. Alam nga namang daling ko to po sa potluck party ng ganun ang itsura. Mapahiya pa ako, kaya pinalamig ko muna tsaka ako hiniwa. Ganyan po. Ito na po't nilalanta ka na nila. Siguraduhin niyo pong mainit yung sarsa ha, bago niyo po isilbi at ilagay sa ibabaw ng ating murkon. Isa na namang kahilingan ng isa sa ating mga kaibigan ang napagbigyan ko. Gumawa daw po ako ng murkon. So ito, ginawa ko po. Maibigan niyo po sana hanggang sa susunod pong muli. Si Ron Bilaro.